kagandahang loob mula sa kanila tungo sa iyo, O Muhammad, na sila ay umakap sa Islam. Iyong ipagbadya, yan. Huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang isang kagandahang loob yan. Ninyo sa akin. Hindi, yun ang sabi ng Allah. Oh. Datapwat, si Allah ang nagkaloob ng kagandahang loob sa inyo nang kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam yan. Kung kayo ay tunay. Napakaliwanag. Oh. Ito palang pagpasok ng isang tao sa pananampalatayang Islam. Hindi sa kanyang sarili. Yes. Ito yes. ay kagandahang loob ng Allah sa kanya. Kaya huwag niyong sabihin, ha? La tamunnu alayya islamakum, sabi niya. Huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang isang kagandahang loob ninyo sa akin. Sabi niya. Ang sabi niya, balillahu yamunnu alaykum an hadakum li imani in kuntum sadikin. Datapwat si Allah ang nagbigay ng kagandahang loob sa inyo nang kanyang ginabayan kayo sa pananampalatayang Islam. Kaya dapat magpasalamat tayo. Syukur sa Allah. Salamat sa Allah. At kabilang tayo sa ginabayan. Nandito tayo sa Islam ngayon. Marami dyan, mga tao, namatay na lang, hindi nagabayan. Wala sila sa matuwid na pananampalataya. Kaya napakasaklap ng kanilang katapusan. Next question. Mula po kay Texter 674. Salam. Bakit pinagbabawal sa Islam ang paninigarilyo? Karamihan po nakikita ko kagi o ustads. Oy. Gasigarilyo po karamihan sa Muslim. Karamihan sa Muslim naninigarilyo? Yung kagi daw o ustads. So, ganun ba? Alam mo, brother 2674, ito ang tandaan mo, ha? Tandaan niyo po ito. Alam niyo po, wag na wag kayong sumunod sa karamihan. Dahil kapag kayo ay susunod sa karamihan, naku po, delikado yan. Ililigaw kayo niyan. Anong sabi ng Allah? Ako na magbabasa. Yes. Wa in tuti akhtara man fil ard. At kung ikaw ay susunod sa karamihan, ano mangyari sa'yo? Sabi ng Allah, yudilluka an sabilillah. Maliligaw kanila. Ikaw ay kanilang iligaw sa landas ng Allah. Kaya huwag kang sumunod sa karamihan. Doon ka sumunod sa gabay ng Allah. Ano yun? Yung Quran. Ito ang dapat sundin ng isang Muslim, eh. Tama, tama. Yung Quran. Kasi sabi ng Allah, Zalikal kitabu la rayba fi hudallil muttaqin. So, dapat ito ang kanyang susundin. Hindi yung karamihan. Ito, yes. May nagpapabati. No, nakikinig daw sila Ma'am Ann, John Mero, Jason, Malik, Fatima, Sa'a, Lang, Not, from Mark Rivera, Bro Sokran. Afwan, brother. At nakikinig pala kayo. So, ang tanong niya, bakit daw ipinagbabawal sa Islam ang paninigarilyo? Paninigarilyo. Napakaraming dahilan po kung bakit ipinagbabawal sa reliyong Islam ang paninigarilyo. At sino mang ustad dyan? Or kagi. Kagi. O sino mang nagsasabing Muslim. At sabihin niya na ang paninigarilyo ay hindi bawal sa Islam. Naku po. Mag-isip-isip na siya. Mag-isip-isip na siya. Dahil siya ay ano? Nagkakasala. Naligaw. Naligaw. Ligaw siya, kapatid. Napakaraming dahilan para ipagbabawal ang paninigarilyo. Yes. Unang dahilan kung bakit bawal ang paninigarilyo. Makinig po ang lahat ng naninigarilyo ngayon. Pero fasting, ano? Fasting. So, tangas. Tagatangas. Tagatangas? Oo. So, mamayang hapon pa siguro after ng buka, manigarilyo, no? So, ito, unang dahilan para bawal ang paninigarilyo. Chapter 2, verse 195 ng banal na Quran. Ikora. Wala tulku bi aidikum ilal ilat
tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ang pinakamalapit na kahulugan, ito ako na lang magbabasa. Yes. Sabi ng Allah, at huwag hayaan. Huwag hayaan, sabi ng Allah, ang inyong sariling mga kamay. Ang inyong sarili, sumusunod ako sa iyo. Sige, sige, okay lang. Ang maghantong okay, sa inyong kapahamakan. Yun, napakaliwanag. Huwag hayaan ang inyong sariling kamay ang maghantong sa kapahamakan. Napakaliwanag yun. Hindi lang paninigarilyo. Ay, ginagamit mo yung sigarilyo, ay, yung kamay mo sa paninigarilyo, di ba? Hindi lang paninigarilyo, bro. Hindi lang paninigarilyo ito. Pati suicide. Suicide. Di ba? Magsaksak ang sarili. No? Iinom ka ng lason. Magbaulang ka. Manigarilyo ka. Nakakasira yun sa'yo. So, ang sabi ng Allah, huwag mong hayaan na ang sarili mong kamay ang maghantong sa iyo sa kapamakan. Okay, di ba bawal yun? Yes, tama. Ay, bawal. Huwag. Bakit? Sinong doktor ang nagsabi na kapag manigarilyo ka ay hindi ka mapapahamak? Wala. Kapag manigarilyo ka, no, madidestroy yung kalusugan mo. So, bawal na rin yun. So, bawal yun, kapatid. Tama. Eh, di ba nasa pakete pa nga yan, di ba? Ano yung pagkakasabi sa pakete? Cigarette smoking is dangerous your health. Yan, kita mo. Basta mga nanigarilyo, alam na alam nila yan eh, di ba? Ako hindi ko memorize yun kasi hindi ako nanigarilyo eh. Hindi ko memorize yun. Sinong tinutukin mo ba? Eh, yung naka-memorize. Hindi po ako nanigarilyo, binabasa-masak ko lang po. Ano ba? Okay. Talagang. Kasi kita ko sa internet, may baboy pa na. Ayon sa Biblia, bro, mapalad ang bumabasa. Ah, okay, good. So, Apocalypse. So maraming dahilan, no? Maraming dahilan kung bakit ipinagbawal yan. Suicide yan eh. It is indirect form of suicide. Ito pa. Oh, sampulan pa natin. Mga dahilan para bawal ang paninigarilyo. Ito. Kapag ikaw ay naninigarilyo, di ba nagsusunog ka ng pera? Tama hindi? Tama. Oh. Kapag nagsusunog ka ng pera, ito ba ay pagwawaldas, pag-aaksaya? Hindi. Pag-aaksaya. Yun. Parehas lang. Sa Islam ba ang pag-aaksaya bawal o hindi? Bawal. Bawal, di ba? Yes. Ano ang tawag sa mga taong mapag-aksaya o mapagwaldas? Kapatid ng demonyo. Ay, ano? Kapatid ng demonyo? Kapatid ng demonyo. Okay, basahin natin. Ano ang sabi ng Allah sa mga taong mapangwaldas? Sabi niya, innal mubadhirina kano ikhwan ash-shaytan. Ayun, sabi ng Allah. Katotohanan ang mapagwaldas. Yun, mapagwaldas. Yung mapag-aksaya. Yes. Ay mga kapatid. Kapatid. Ng demonyo. Ng demonyo. Ikwan o shaitan. Mga demonyo. Ikwan o shaitan. Kapatid. Demonyo. Oh, kita mo? Bilangin mo kapatid, ilang sigarilyo ang naubos mo sa isang araw? Magkano isang stick, brother? Yung part, 150. Yung 50. Oh, yung isang stick na yun, 150. Yung Winston, taxi ko na po ngayon. Oh. Yung Marlboro Dos. Ay, oy. Ay, hindi. Kita nyo, ha? 4 na ngayon. Kapag ka... Kung yung pinakamahal pa, yung iba dyan, social masyado, yung pinakamahal talagang binibili, di ba? Winston. So, sipin mo lang kung 20 o isang kaha ang naubos mo sa isang araw. Magkano ang nasasayang, nawaldas, nasunog mo na pera? Ay. Tama. Di ba? Oh, kita nyo? Yan ba ay matinong pagwawaldas? Wala naman talagang matino kapag ikaw ay nagwawaldas. Oh, tama. Matinong paggastos? Hindi po. Nagsasayang ka ng pera. Eh kung yung pera na sinayang mo, ay ibinigay mo ito sa kawang gawa, no? Ibinigay mo sa da'wa. Abay, malaking bagay yan, di ba? Yes. Pagpalagay natin, malaking 150. Ha? 150. 150 ba yung ano, yung isang ano, brother? Yung sigarilyo na kwan. Yung isang kaha na mismo? Isang kaha. Nag-30 po yung Marlboro. Oh, 30. Oh, 30. Times. 60.
365 kasi sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang taon, nakapagsunog ka ng pera sa halagang 10,950. Laki nito, no? Malaki na 'yon. Eh kung binigay mo 'yon sa ano, sa kawang gawa, no? So ikaw ngayon ay nakatulong pa. No? At nakapaggastos ka pa sa landas ng oba. Pero kasi wala na tayong oras, ang dami ko pang sanang gustong sabihin, no? Ang dami pang question, brother. Hindi pa natin natalakay yung tungkol sa ano? Ito, maganda tungkol ito. Sa DepEd. Naku po! Next Sabado na lang po siguro, kapatid, no? Itong tungkol sa order na itong mga kababaihan natin, mga Muslim, ay magtanggal na sila ng... Ano ba yung tatanggalin nila? Bra ba yun? Magtanggal sila ng bra kapag kapapasok sa... Ano, sa classroom? Ha? Ganun ba yun? Hindi ko kasi klaro masyado yung order hijab. Ng... Hijab, ha? Bro. Hijab. Hindi ba, bra? Nikab. Nikab. Oo nga naman. Pangit kasi naman. Makita yung kuha nila kung bra yung ialis. Nikab daw kayo. Hindi daw magkuhan kung magtuturo sila yung bunganga nila. Ah, okay. Yung kuha nila. Ah, okay. Ano naman yung kanyang batay? Oh, sige. So, wala na tayong oras eh. No? So, wala na tayong oras. So, siguro magpaalam na tayo. Paalam muna kayo. Sige, sige. Kayo na. Sa lahat sige na, magpaalam tayo. Sa hapon na ito, ako ay lubos na nagpapasalamat. Hanggang sa muli po ay tayo'y magkikita ulit at talakayin ang katotohanan. Ako po si Brother Alcaca. Yan. Ang... At ako po ay kasalukuyang mamamahalam na po sa inyo sa palatunto ng talakayin ang katotohanan. Oh. At magbalik po tayo sa sunod na Sabado. Insha'Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala. Ori, ako na magpaalam para sa inyong dalawa. Yung aking nanay nagiginig. Ah, okay. Pati si ano pa, si family Diocolano at si Ogi from Brother Idris. Pati family Gamel. Mga pastor. Family Gamel. Sige, okay na. Paalam tayo. Wala nang oras, oh. At ano po, no, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kababayan, mga Kristiyano, sa mga minamahal natin, mga kapatid ng mga Muslim, o ano man yung mga bagay na akin po nasabi, ako po ay humihingi ng kapatawaran po. At hanggang sa muli sa ating palatuntunan, ang talakay ng katotohanan, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.